Hi guys, and here we are again for another video. Ayun, so dito na naman ako. Ayun, so it's just going to be an update on my everyday living. Ayun, so right now medyo inaasikaso ko yung mga dapat asikasuin. Sinisettle yung mga dapat na isettle before na naman ang second chemo. Ayun, so medyo stressful, medyo nakaka-pressure yung for the second chemo kasi syempre maraming pinag dapat pag-iisipan at saka ayusin kasi nga it's not going to be easy. The reason why sabi nila nagbalik daw kaagad is because baka hindi ko natapos yung final ko, which is yung brachy. So again, I'm going to recall what happened. So during that time, I'm really decided to fix everything. Yung magpagaling. Siyempre, sino ba naman ang hindi gusto magpagaling na meron kang isang napakatalinong bata, di ba? Isang, alam mo na, isang anghel sa buhay. Ayun. So, I really wanted that last treatment. Pero, yun nga, thinking about the pain and the yung necessary amount, hindi ko po kaya. That's the reason why hindi ko po natapos yung pinaka-last, which is the brachy. Ayun. Brachy is the internal radiation, which is going to be yung final touch ng treatment for cervical cancer. So, I was supposed to be treated with chemotherapy, radiation, and then the last will be the brachy. Ayun. It was good enough that yung first and second, almost din naman yung third treatment ko, there was an angel sent to me. Kaya lang, nandun na yung nandun na yung takot ko na pain tolerance ko was low. So, meron akong mga narinig about brachy na hindi nila kaya yung sakit. So, sabi ko, baka mamaya hindi ako dun sa sakit mamatay, baka dun sa takot or dun sa pain ako magkaroon ng breakdown. So sabi ko, I'll just pass on this. Ayun, sabi ko. So ayun, pasensya na po, medyo nag-fall na kasi yung hair ko. Ayun, so medyo yun yung irritations ko. And ayun, nag-loosen na yung aking masyado naman yung buho ko. Ayun, so that's the reason why I really didn't took the last treatment. Ayun. So, right now, ayun, a doctor says na it should be on chemo na lang muna. Ayun. And this time, it's going to be different kasi here, I think the level is going to be different. Ayun. Mas malakas yung chemo kasi nga, ayun, just for the first treatment, I already have yung, ayan, ay, Diyos ko, Mario Sep. Ano ba yan? Lalaglag siya. Ayan. 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 This is what I was telling you guys. Na hindi ko masyadong mani yung sarili ko. Baby, can you get me the trash? Akin na yung trash can. Ako naglalaglagan kasi na can you put it there? Okay. Put it here. Ayan. Ano yan? Ang video kayo? Yes. Okay na naman siya. Okay. Ayan na ako. Okay. Ayan. So, ayun. So, ayun. Pasensya na. Na-distract ako dun. Just this morning nga, I was really upset kasi nga, siguro I was informed I should be prepared na ayon na maglalagas ang buhok ko, makakalbo ako, pero iba pag nandiyan na yung sitwasyon, matatakot ka na. The first thing I did when I got the news from the doctor, sinabi ko kagad kay Shaw. So sabi ko sa kanya, Shaw, is it okay? Sabi ko sa kanya, makakalbo na si mama. Sabi ko sa kanya, hindi mo na makikita muna tong hair ko for the meantime.
But luckily, lagi ko nga sinasabi, I was very lucky talaga to have an understanding baby. Ayun, sabi niya sa akin, oh, okay, sabi niya, bye-bye here, sabi niya sa akin. Tapos, every day, noon right after, nung release ako from the hospital, nag-check ako ng mga wigs kasi nga, sabi ko nga sa kanya, Mama can't go to work with a bandana on the hair o kaya a wig, sabi ko, would be better siguro, sabi ko sa kanya. Kasi nga, kung hindi wig o ano, turban or whatever, sabi niya sa akin, sige Mama, hanap tayo. Then he chose a wig for me. Kaya lang unfortunately, hindi ko siya po pwedeng gamitin. Kasi nga, it was really synthetic. Talagang ang pangit na hindi ko alam. Naghanap kasi ako ng mura lang. Kasi nga, I was also worried. Kasi nga, of course, I need to go to work while doing the treatment. Kasi nga, here in Japan, pinapaliwanag ko nga dun sa stepmother ko. I'm not going to ask for yung sagutin nila yung pagpapagamot ko. I know I'm old enough to be helped. Pero yun nga lang, sabi ko nga, siguro, the reason why I'm asking for help for them is because gusto ko nga matapos yung treatment and hindi dito yung libre. Here in Japan, it's going to be discounted ka kasi nga we have insurance here. And yung mga sinasabi nila na mga help is something that would change my life eh. Meron ditong isa na the government is going to offer yung lahat ng mga tulong na kaya nilang ibigay sa akin. But para na akong baldado. So, it would affect me kasi hindi na akong pwede magtrabaho. Parang ganun yung dating sa akin when they explained it. So, hindi ako ganung klase ng tao. The reason why I can borrow money is because I know I can earn. I know I can pay them. It's not going to be that instant. Pero, ayun nga, I want to be healed. Ayun, I want to cure this. So, it's an advantage na nandito ako sa Japan kasi nga sabi nga nila that treatment here is better than the Philippines. Yun nga, kung dun ka sa Pilipinas, mas mamamatay ka. Hindi ko mag-gets yung logic na sana dun na lang ako sa Pilipinas kasi bawal dito nagkakasakit. And nobody wants to have this kind of illness. Again, I'm saying this for the second time around na nobody wants this illness. Nobody wants to die nang inutil ka. Ayun. So, makakalbo ako. Pero hindi ako baldado. Ayun. Actually, the good thing about it is nung when I got the first treatment din naman, that is really good kasi hindi ko na nararamdaman yung pain. Hindi na ako masyado nag-iinom ng pain reliever na binigay nila sa akin. I got the pain reliever from my first chemo pa and I got that noong May 30. Ayun. Until now, I still have the pain relievers. Ayun. Marami pa. Siguro mga ilang packs pa yon. So, it means na it's really healing. Ayun. Siguro. That's what they say kasi, diba? If you believe that you're going to be healed, you're going to be healed. Pero, syempre, you have to go to the specialist. You have to be treated. Ayun nga, sabi nga nila, if you're sick with this kind of illness, go to the oncologist or surgeons, di ba? Gaya nga nga sabi ni Doc Kong. I have this, yun nga, yung friend ko rito, si Alu, which is helpful din kasi nga, everyday she keeps on searching sa YouTube yung mga do's and don'ts, yung it could help nga yung sa yung sa everyday living ko kasi nga immune system is going to fail me kasi nga mababa siya and ayun nga yung sinasabi nila lahat sa akin is babagsak. So andyan yung sinasabi nila na I should be cautious about everything and anything that I do. Talaga naman, but
Ako kasi sabi nga nung best friend ko si Sherry May, sabi niya sa akin, ikaw kasi ever since napaka-risky mo, napaka wala nga akong takot. Ayun. So sabi ko, it's a different thing before and now. Kasi before, I do not have a kid. Sabi ko na, I know would suffer kapag ako yung pumalpak. Ayun, kapag ako bumigay. So, this time, it's going to be different. Kasi I have to be strong. I have to be cautious. But I have to consider every decision that I make for my kid. Kasi hindi lang katawan ko yung dapat kong ingatan. I should be taking care of the future of my little boy. Ayan. So, ayan. Right now, she's helping me also doing yung fundraising para makatulong dun sa treatment ko. So, ayan. Kasi sabi ko nga sa kanya, it's going to be difficult. Kasi it's been only months since I came here in Japan. And part-time lang yung trabaho ko. Nag-aaral pa yung anak ko. Hindi ko pa totally nare-receive yung mga tulong para dun sa anak ko. Siguro, meron na kami nakuha, pero andun yung everyday na bento, yung pagkain, yung kuryente. Nag-start na kasi kami ng billing namin. So, I have my responsibilities as well. Yun nga yung pinapaliwanag ko dun sa stepmother ko na I wouldn't be benefiting kung magsisinungaling ako about anything or anything. Kasi, mas mapapahamak lang ako kung magsisinungaling ako. And, ayun nga, hindi ako kasi yung tao na gusto ko yung, sige na tulungan mo ko, kung hindi ka makakatulong sa akin. Prayer would be better. Ayun, rather than saying anything. Ayun. So, ayun. Pasensya na yun. Emotional lang ako kasi ang dami na tumatakbo sa buta ko eh. Ayun. And I really didn't expect na ayun na ito ang magiging sakit ko. Hindi nila maintindihan na ano. Aminado naman ako kung may kasalanan, inabuso ko katawan ko. Pero, hindi ko din kasi na-expect na magkakaanak ako. Ayun. So, ayun. Everything has a reason nga daw, diba? Ayun. And I know, kaya ko to. I know, masusurpasan ko rin to. Kasi, marami pa naman tao na nagmamahal sa akin na tumutulong din sa akin. Actually, until now, alam ko hindi lang financially, spiritually, masyado rin silang supportive sa akin sa pagbibigay ng advices. Ayun. I don't want to show my kid yung kung paano ko napanghihinaan ng loob. Kasi it's just going to be normal daw. Kasama na dun yung emotional ano ko eh. Tawag dito, yung reaction ng emotions ko, magiging emotional ako most of the times. Pero syempre, I don't want my son na maapektuhan or matroma just because of the situation. So, I'm lucky enough to explain everything to my son. Pero ayoko as much as possible na ipakita sa kanya yung difficulties ko na pag nagiging emotional ako, yung tulad na ito, nagpapanik ako kasi nga yung sa buhok ko. Paano kung makalbo ako? Paano kung magtatrabaho? Ano ba bibili? Ano bibilin ko? Ano bang isasaklob ko sa ulo ko para hindi maapektuhan yung trabaho ko? Kasi if I don't work, I'm not going to get any salary. Natural, di ba? And I have my obligations. I have my kid to support. Kaya, ayun nga, sabi ko nga kay Sherry May, if you could help me, sabi niya sa akin, we'll do everything. We'll try. So, ayun, sabi ko nga sa kanya, kakatok tayo sa puso ng mga tao na pupwede kong malapitan. Ayun nga. So, dun sa mga nakakapanood nito,
ayun, nakikiusap ako kung sino man sa inyo yung po pwede makatulong. Any amount will do. Ayun, I just really want to surpass this for my kid. Ayun, so, ayun, siguro, hindi ko muna masyadong ano, mahaba na yung video ko. And I don't want to be that emotional when I do my videos, actually. Kasi nga, sabi ko nga, I want to help yung other people by being their strength, not their weakness. Ayun. So, ayun guys. So, hanggang dito na lang muna ako. But I'll be doing an update every, from time to time. Ayun. So, hanggang dito na lang po. And see you again. Bye-bye.